from 87 or 86 to 91 siya in a span of 5 minutes. So it is approximately 5 minutes per 1% per video per minute. Hi everyone, my name is Anthony and in this video we are going to discuss a very different topic, technology topic naman po tayo for today, and this is my first impression and unboxing of Romos PEA na 57,000 mAh na power bank. So sa mga nagtatanong dyan, this is a legit product and super mahal siya. Kaya naman, bubuksan natin siya para makita natin yung mga features ng product na ito. Tapos, ang masasabi ko dito as isa sa mga first impression ko is sobrang bigat. Siguro, nasa 2 or 3 pounds or hindi ko alam. I'm not sure kung tignan natin yung net weight niya para malaman natin yung totoong weight niya kasi mabigat siya and parang hindi siya ideal na ilagay sa handbag kundi at mas advised na ilagay mo siya sa backpack. So without further ado, let's ayan guys yung itsura ng ayan Romos. Ayan yung itsura ng Romos. So baliktad pala guys, I'm sorry. Romos, ayan, PEA 57, so 25 yung watts niya, 22.5 watts. Kaya, meron din siyang QR code over here. Kaya malalaman mo talaga kung legit yung product or hindi. So, bubuksan na natin siya dito. And, tignan natin yung parang end-to-end niya. So, parang I think ito yata yung part na yon. So, hahanapin natin yung part kung saan siya pwedeng buksan. So, ayun. Yung opening niya yung hinahanap ko. So, here. Wait lang, guys. Ayan. So, ganyan. Ayun. So, mabigat talaga siya. So, kailangan na additional na kamay. Wow. Ang laki. So, sobrang laking power bank to. Sobrang bigat. Kaya, ayun. This is Romos power bank na 22.5 watts. So, hanapin natin yung weight niya. Parang, hindi ko mahanap yung weight niya. Pero, teka lang. Ang net weight niya is 1.322. So, nahanap ko dito. 1322 grams. So, 1 kilo and 322 grams. 1 kilo siya, kaya medyo mabigat. And, it is not advisable talaga na ipunta sa handbag or sa mga maliliit na bag kasi nga, super heavy siya. So, if you flip na natin itong camera para to have a closer look ng battery na ito. Here is the closer look ng ating 57,000 mAh 22.5 watts. Kung makikita nyo, it is really huge. Ang laki, ang taba. Kaya kapag mahili kayo sa ducks, ayan, ito na yung ducks. Kung mahili kayo sa mataba, ito yung mataba. So, ayan, Romos. And ito yung power switch niya. Tapos, ito yung tignan natin, i-press natin dito. Kung ilan nga ba. So, kung iilaw siya, ayan, kung iilaw nga ba siya. So, ayan, yung power niya, so nasa 70 po siya. And kung dito naman, sa mga saksakan, ito, yung pagkakaintindi ko dito is ito yung parang dalawang flash. So, ito yung isa, normal charging. Ito naman yung fast charging. Kaya, dalawa yung port niya. And then, ayan, 4.5 volts. Ito naman is 6 volts. Ayan. And then, ito yung Type-C and ito yung port ng mga
non-type C. So, correct me na lang if I'm wrong dito. Pero, ayan yung mga chargers. Tapos, ang maganda dito is, as in, makita mo talaga na medyo mahirap tawag dito, magbuhat ng ganito kung injured yung kamay mo. And in here, kung, ayan, mababasa natin. So, PAA 57, 36,000 na, or 57,000 mAh and 36,000 na mAh. Ayan. So, kapag 5 volts over 3A. So, I'm not a electrical na technician expert. So, ganyan siya, guys. Ayan. May kita nyo na hindi siya peke. 57 and 36,000. So, ayan yung mga ibang details niya in Chinese characters. So, ayan, huwag niyo siyang i-dispose sa basurahan, huwag niyo siyang i-expose sa fire, ayan. And dito sa likod, ayan. So, it is clearly na made in China. Made in China siya. Tapos, makikita natin yung Chinese characters niya. So, ano pa ba ang pwede nating makita dito? Ayan, aside from dyan, wala na. But, yung as in, grabe ang bigat niya. Ang taba, malaki. And dapat, ito is ideal for traveling. So, if you are traveling, ito ang pwede. Isa sa mga pwedeng dalhin nyo. So, ganyan siya as in. Kailangan ng dalawang kamay para mabuhat nyo tong power bank na ito. Going back dito sa clip na ito, itong box, it has one free na connector. So, gagamitin natin ito for charging yung isa sa mga phones natin. Pero, maghahanap ako ng Type-C. So, ito yung extra phone. Type-C ang hahanapin natin. So, wait lang guys. Nakahanap na po tayo ng dalawang connector since dalawang phone ang i-connect natin. And these are the two phones. So, ayan guys. And now, we're going to connect this power bank sa dalawang phone na ito. So, ikakabit natin itong isa dito sa may phone na to. Ayan. So, itong long line. Wait lang. Dito sa may, i-try natin itong dalawa. Ayan, yung fast charging. Ikabit natin itong long. Tapos, ikabit din natin itong isa. So, ayan. And, ayan, nag-ilaw na po siya. So, ikakabit natin sa phone na dalawa. And now, ikakabit natin. So, baliktad. Wait lang. Here pala. At yan. Mm-hmm. Tapos, etong isang phone will be sa... Ayan. Na, kakabit ko ulit dito para sa Type-C na isa. Ayan. Type-C. So, dito sa may isang phone. Ayan, magkakabit tayo. Kung hindi siya kasha, let's kabit here. Ayan. So, magkakabit tayo ng phone. And, try natin na mag-switch siya. So, ganyan. And then, yung isa naman is ikakabit natin dito sa my phone dito. Ayan. So, dalawa sila. And, tignan natin kung mag-open. So, i-switch natin. Switch on natin siya. Ayan, nag-charge siya. Tapos, ayan. So, i-unlock ko lang siya. And, that. So, it's like this. And, isaksak ulit natin siya. So, ayan, nagsicharge na siya. And, dito naman sa isa,
Ayan, tapos 0 and then ayan. So, napansin nyo, nag-start na siyang mag-charge din. Ayan, 0%. Tapos, itong isa is, ayan, 86%. So, i-ano lang natin siya. So, naka 86% and hintayin natin siyang mag-increase. So, ito, naka 1% na ulit siya. Naka 1% siya agad. And tignan natin after, i-test natin after 5 minutes kung ilan yung maaabot niyang percentage. So, ayan guys. So, ito naman, i-off ko na lang para ma-update natin. Ma-update natin yung kung ilang percent din siya mag, ayan, 87. So, halos parehas silang dalawa na nakapag-charge ng 1%. So, mamaya, let's see what happens. Tapos na po ang ating time lapse for a 5 minutes duration. And as you can see, from 87 or 86, naging 91 siya in a span of 5 minutes. So, it is approximately 5 minutes per, 1% per video, per minute. Ayan, naka 7 na siya. So, nakababad na siya ng 7 minutes. Pero kung titignan nyo dito, hindi siya nag-change. So, it is still 70%. Hindi siya nababawasan. And basing from sa mga reviews na nakita ko, so aalisin na muna natin to. Basing from sa reviews, umaabot siya ng 3 weeks. So, 3 weeks. Parang for me, masyadong matagal yung 3 weeks. But, syempre, masyadong malaki siya. Tapos, 57,000 mAh. So, pwede. For me, kung hindi 3 weeks, baka 1 week. Ayan. Kung siguro 5 days, siya magtatagal na continuous na charging, na hindi mo pa siya chinacharge, yes, 5 days is possible. Pero, for me, ang pinaka-maximum niya siguro is 1 week. Good for 1 week ito na walang charge. Pero, syempre, itest natin yung limits niya. Sa mga reviews na nabasa ko, talagang ang sinasabi nila is umabot siya ng more than 1 week. And kapag marami ka talagang chinacharge na gadget, baka mas lesser pa because yung power na sinisip-sip na mga gadgets from here is really an overwhelming na situation because kapag more gadget, meaning mas maraming energy ang uubusin nila from this power bank, and it takes ilang hours. It takes depende sa saksakan na ilagay pang lalagyan mo na kung saan. Siguro mga I think 6 hours or more than 6 hours kang mag-charge dito. So sobrang tagal din nitong mag-absorb ng energy from yung power source nyo dito sa bahay. Ayan. Tapos ang masasabi ko lang, basing from my first impression about this product, it is promising. It is a promising na power bank. It is a promising na external power bank na energy source nyo. This product is highly recommended, especially kapag may brownout sa inyo or nagka-camping or nagka-travel kayo anywhere. So, yes, mabigat nga lang siya. Yung level of comfort niya is as in, naka-add siya ng weight. Tapos, kapag mag-travel ka via air, syempre, yung weight talaga yung binibilang kasi mag-charge ka kapag may excess na kilograms. And, ayan, ano ko muna, ililive ko muna siya sa kama kasi mabigat habang nagvlog ako na hinahawakan ko siya. So, parang nag-exercise ka, nag-weights ka. And, medyo tumitigas na yung dito ko, nagiging stiff na. So, kailangan ko talaga siyang ibaba ng konti. And, my verdict, my rating for this product as my first impression is 10 over 10. Why? Because,
Ito kasi meron siyang 60 mAh na counterpart, yung 57 yung kinuha ko kasi parang same din lang naman, di ba? 57,000 to 60,000 mAh, hindi sila nagkakalayo ng power supply. And once again, this is a legit product. So, na-flash ko kanina yung price niya, which is 1,500. Yun yung average. Kasi marami ako nakikita na 1,300. Meron din ako nakikita na 1,700. So, yung price nito is ilalagay ko na lang na 1,500 pesos. So, if you are also interested na bumili ng product na ito, I have the link below. So, once again, yung sa Shopee and Lazada, available din po siya sa Shopee and Lazada because online ko siya pinili. And yung seller na pinagbilhan ko nito, yan yung ipa-plug ko dyan. So, what do you think about this product? Share your comments down below kung ano yung first impression din sa product na ito para sa mga naghahanap ng best power bank in the world. So, mag-subscribe ka sa dalawang channel ko, The Story of Anthony and The Story of Anthony Vlogs. So, leave your feedback, suggestion, or comment. And yes, reach me out in my Facebook page, Instagram, or Twitter, The Story of Anthony. So, hanggang dito na lamang po. Thank you guys and have a wonderful day.